Magandang araw po sa ating lahat at tara, samahan niyo po ako dahil ibabahagi ko sa inyo ang aking version ng pork mechado dahil marami na rin ang nagre-request nito. So ngayon, ituturo ko na sa inyo ang napakasarap, napakalinamnam at talaga namang makakapagtaob ng isang kalderong kanin sa inyong tahanan. Napakadali lang nitong sundan, kaya tara na at atin ang umpisahan. So eto na yung ating mga kakailanganing sangkap. Una, meron tayong 500 grams ng kasim na baboy, 3 pirasong slice ng patatas, hindi ko na po sinama yung balat, 1/2 teaspoon ng paminta, 1 teaspoon ng asin, 1 medium size ng sibuyas, 1/4 cup ng tomato sauce, 3 piraso ng kamatis na hinog, 2 tablespoons ng minced garlic, 1 tablespoon ng calamansi juice, 1 tablespoon ng sugar, 3 tablespoon ng soy sauce, and 2 tablespoon ng oyster sauce, syempre yung ating red and green bell pepper. So, ang una natin gagawin ay imamarinate natin ang ating pork. So, yung akong nilagay ay yung soy sauce, yung ating calamansi, paminta, at asin. So, ang ating panghuli ay yung ating oyster sauce. So, dito sa ating recipe, napakasarap nito dahil kailangan nating ibabad para mas kumapit yung pampalasa sa ating karne. So, lalamasin lang natin gamit ang ating kamay at imamarinate natin to mga at least 30 minutes bago natin i-fry. So, iset aside muna natin to dahil magpa-fry tayo ng ating patatas. So, dito magsasalang na ako ng aking pan at magpapainit ng mantika. Then, dito natin ipa-fry yung ating patatas. Yes, ipa-fry natin para hindi siya yung madurog at maganda talaga yung texture ng ating patatas sa ating pork mechado. Pero again, kung kayo naman ay nagmamadali, kahit naman hindi nyo na to prituhin, diretso na lamang niyo po ihalo sa inyong pork mechado. Pero ako, piniprito ko talaga kasi kakaiba yung nabibigay nito sa ating lulutuin. So, ang gagawin natin is, hahaluin natin to at lulutuin sa katamtamang apoy hanggang sa mag-golden brown yung kanyang magkabilang side. Ngayon, pagkalipas ng ilang minuto, so eto na, okay na yung ating patatas. Pwede na natin itong hanguin at babawasan ko ng mantika itong ating pan. Kasi dito natin ipa-fry yung ating binabad na karne mamaya. So dahil okay na, ito konti lang po yung aking nilagay. Pwede na natin i-fry yung ating pork kasim. So pwede naman kayong gumamit ng yempo. So dito sa ating recipe, masarap din po na ibabad overnight yung ating karning baboy para mas kapit na kapit yung ating pampalasa na nilagay. So ang gagawin natin ay ipa-fry lang po natin to side by side gaya ng ginawa natin sa ating patatas. So nakakapagbigay din po kasi to ng dagdag aroma kapag ganyan, no? Yung nagkakameron siya ng golden brown. Pakita ko sa inyo. So ayan. So ganyan yung kailangan nating ma-achieve sa ating pork kasim. So, pwede rin kayong gumamit ng baka kung hindi kayo kumakain ng baboy. Then, pagkalipas lamang ng ilang minuto, so pwede na natin tong hanguin. Then, dito sa ating pan, dito na rin po tayo magigisa ng ating sibuyas, kamatis, at bawang. So, nagdagdag ako ng konting oil. Igisa ang ating bawang. Siyempre, mas maraming bawang, mas masarap. Isunod ang sibuyas na native. Pwede rin kayong gumamit ng sibuyas na puti. Then, ilalagay na rin natin yung kamatis. So, sa ating kamatis, mas maganda po yung gagamitin nyo yung hinog na hinog para mas lumalabas po yung katas ng inyong kamatis na gagamitin para dito sa ating recipe. So, hahaluin lang natin at lutuin natin sa katamtamang apoy lamang. Then, dito, ihahalo na po natin yung ating baboy na pinray kanina. So, mix lang natin. Then, ihahalo na rin po yung ating pinagbabaran ng baboy kanina. So, ihalo niya yan kasi dagdag po yan pampalasa dito sa ating pork mechado. And para dito, ilalagay na rin natin yung 1/4 cup ng tomato sauce. Then, meron tayong 1 tablespoon ng sugar. Tapos, mix lang natin. Ngayon, kung wala kayong tomato sauce, pwede naman po ang anato seed o aswete. Magtunaw lang po kayo, 1/4 cup. So, nag-add lang po ako dito ng 1 cup ng tubig. Tatakpan natin to ng 30 minutes bago natin balikan. Ngayon, pagkalipas ng 30 minutes, napakabango. Dito ay ihahalo na natin yung patatas na pinrito natin kanina. Isunod na rin yung green and red bell pepper. Hahaluin natin.
Then, lulutuin natin to ng another 20 minutes hanggang sa lumapot yung ating sarsa at maluto yung ating karne. Bali, ang gagawin po ulit natin ay tatakpan po ulit at balikan natin pagkalipas ng 20 minutes. So, ito na nga po, pagkalipas ng ilang minuto, ayan, makikita ninyo, napakalapot na ng ating sarsa at malambot na rin yung ating baboy. So, pwedeng-pwede na po natin itong iserve sa ating pamilya. Ang kagandahan kapag binababad o minamarinade yung ating baboy ay mas mabilis po natin mapalambot at mas malasa. So, dito pwede na natin patayin yung ating kalan, then iserve sa ating pamilya. So muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga nag-request nito na gumawa ko ng aking version ng pork mechado. Sana po ay matry nyo to. At pwede naman kayong gumamit ng iba't ibang pampalasa na nais ninyo. Again, hindi tayo pare-paras ng timpla. Kaya pwede kayong magdagdag, magbawas dito sa aking recipe na pinakita sa inyo. And again, para makuha po ang kumpletong sangkap, i-click nyo lamang po ang aking description box sa baba. At pwede nyo pong makuha ang kumpletong ingredients na ating pinakita kanina. So, eto na ang ating pork mechado ni Manay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sobrang lambot, sobrang sarap at talagang panalo po itong ating recipe. So muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Magkita-kita po tayo sa susunod. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na kaabang-abang dito sa ating kusina. Paalam!